Ano sa palagay ninyo? Sino naninira sa mga Marcos araw-araw? Walang ginawa. Mula nung gumising hanggat matulog, iniisip ko paano sirain ang mga Marcos. Sila yun. Hello, what's up mga tol? Tara't pag-usapan natin kung ano nga ba itong pinagpipilitan ng mga kaliwang grupo na dapat daw ay aminin ito ng pamilyang Marcos. At kailangan daw ay humingi sila ng tawad sa sambayan ng Pilipino. Marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi alam ang tunay na kasaysayan ng ating inang bayan. At ang iba sa kanila ay nagpapaniwala sa mga kaliwang grupo na patuloy na pinagtatakpan ang mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan, lalo na noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos. At ang gusto ng mga kaliwang grupo na ito ay humingi daw ng tawad ang mga Marcoses sa mga nagawa nilang kasalanan sa taong bayan noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Eh ang problema, lahat na lang ng kaso ay sinampa nila sa pamilyang Marcos. At ang presidente noon ay si Cory Aquino. At tandaan natin mga tol na talagang makapangyarihan si Cory. Noong siya na ang nakaupo sa pwesto, pinalitan niya ang batasan at hawak niya ang Supreme Court Justices. Lahat ay hawak niya sa kanyang pamumuno at kakampi niya ang Amerika na talagang ipinagsasampa nila ang mga kasong dapat isampa sa pamilyang Marcos. Ngunit hindi sila nagtagumpay sa mga masasamang plano nila sa pamilyang ito. Kahit kontrolado nila at hawak nila ang gobyerno ng ating bansa noon. At bakit magsasorry ang pamilyang Marcos kung hindi naman sila natulan sa mga kasong ito na nagmamakaawa si Pangulong Ferdinand Marcos noon na pauwiin siya sa Pilipinas at dito siya idemanda para magkaroon ng tamang proseso ang mga kasong haharapin niya na ipinagsasampa ng makakaliwang grupo ni Cory Aquino. Dahil ayon na din sa ating saligang batas ay kung saan bansa naganap ang mga reklamo sa kasong ito ay dapat dito ito lilitisin. Ngunit hindi nila pinayagang umuwi si Pangulong Ferdinand Marcos dahil natatakot sila na baka hindi ito mahatulan sa ating bansa. At kung hindi mahatulan sa korte, ay baka makabalik pa ito sa pwesto bilang Pangulo na talagang alam nila na wala namang katotohanan ang mga ipinagsasampa nilang mga kaso. At ito'y paninira lamang upang sirain ang pamilyang Marcos sa taong bayan. At dahil dito ay hindi sila nanalo. Kahit sa Amerika pa, ginanap ang kaso na talagang sobrang nakakahiya ang pangyayaring ito na ginawa ng mga kaliwang grupo ni Cory Aquino. At bakit pinagpipilitan nila na kailangan mag-sorry ang mga Marcoses sa taong bayan? Eh hindi nga mapatunayan sa korte yung mga kasalanan na ibinintang sa kanila. Tapos ang gusto pa ng mga makakalimang grupo na ito ay mag-sorry ang pamilyang Marcos sa sambayan ng Pilipino. At kaya nagpupumilit ang makakalimang grupo na puwersahin na humingi ng tawad ang mga Marcos sa taong bayan ay dahil kapag ginawa ng mga Marcoses ito ay para na rin pag-amin ito sa mga kasalanan na hindi naman nila ginawa sa taong bayan na talagang walastik ang pag-iisip ng makakaliwang grupo sa planong ito kasi hindi na sila manalo sa mga kasong ipinagsasampa nila sa pamilyang Marcos. Kaya ito na naman ang naisip nilang paraan para mapaniwala nila ang taong bayan na tama ang mga ibinibintang nila sa mga Marcoses. At ano pa ang dapat na patunayan ng mga Marcoses kung absuerdo na sila sa lahat ng kaso? Kaya nga nahalal pa sa Kongreso si Ginang Imelda Marcos dahil hindi siya nahatulan at naging senator pa si Amy Marcos at naging senador din si Bongbong Marcos na dinaya pa umano nila bilang vice-presidente ng ating bansa. So ano pa ang dapat nilang patunayan sa taong bayan sa mga bintang ng makakaliwang grupo na simula noong panahon ni Cory Aquino, panahon ni Ramos, panahon ni GMA at panahon ni Noynoy ay patuloy silang nagsampa ng mga kasong kasinungalingan sa pamilyang Marcos para linlangin ang sambayan ng Pilipino at palabasin kung gaano kasama ang pamilyang ito sa bawat Pilipino. At ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit patuloy pa rin nilang sinisiraan ang pamilyang Marcos sa sambayan ng Pilipino? Na talagang isa lang ang pakay nila dito mga tol kung bakit patuloy nilang sinisiraan ang mga Marcos sa taong bayan dahil sa mga kayamanang ito. At bakit mga tol? Dahil kung mapapaniwala nila ang sambayan ng Pilipino sa mga kasong ipinagsasampa nila sa pamilyang Marcos ay magiging dahilan ang mga kasong ito upang hindi iboto ng sambayan ng Pilipino ang isa sa mga Marcoses para hindi makabalik sa pinakamataas na pwesto sa ating gobyerno para may pagpatuloy na naman nila ang mga plano na
mamangkin ang mga kayamanang ito na puro naman bulilyaso ang kanilang mga plano para mangkin ang mga ito. Dahil ang nag-setup sa mga wealth na ito ay sobrang talino na inilaan niya ang mga kayamanang ito para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. At ang talagang kinakatakot nila sa lahat ay ang magising ang sambayan ng Pilipino para ipagkatiwala ng bawat botanteng Pilipino ang kanilang boto sa isa sa pamilyang ito para sa pinakamataas na pwesto sa ating gobyerno na magiging dahilan para maipatupad ang huling testamento ni Pangulong Ferdinand Marcos para maibalik ang dagal ng ating bansa at para sa tunay na pagbabago sa bawat buhay ng mga Pilipino na hindi binabanggit ng makakaliwang grupo na ito ang mga kabutihan na nagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos noong siya pa ang namumuno para maipagpatuloy nila na maging masama ang imahen nito sa bawat Pilipino at patuloy nilang pinagtatakpan ang mga magagandang proyekto na naipagawa niya sa ating gobyerno dahil ayaw nilang malaman ng bawat Pilipino na pinagbebenta at pinamigay nila ang mga proyektong ito sa mga oligarko. At ano nga ba ang kasalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos sa taong bayan? Yung napamura niya ang presyo ng kuryente dahil nilagay niya sa gobyerno ang Meralco? Napamura niya ang langis dahil nilagay niya sa gobyerno ang Petron? Napamura niya ang tubig dahil nilagay niya sa gobyerno ang MWSS? Napamura niya ang hospitalization, dialysis? Dahil nagpatayo siya ng kidney center, lung center, hospital ng bagong lipunan, lungsod ng kabataan, at marami pang mga hospital sa ating bansa. Napamura niya ang toll fee dahil gobyerno ang nagpapagawa ng mga toll roads noon. At 6 na piso ang pinakamahal na toll fee noong mga panahon niya. Yan po ba ay kasalanan sa taong bayan? O ang tunay na kasalanan ay ginawa mong mahal ang kuryente dahil ibinalik mo sa mga Lopez ang Meralco na naging pagmamayari ng ating gobyerno dahil nalugi ito. O ginawa mong mahal ang gasolina dahil ginawa mong pribado at binigay sa San Miguel Corporation ang Petron. At ginawa mong mahal ang tubig dahil ibinigay mo sa kamay ng Maynilad at Manila Water. At ginawa mo ding mahal ang toll fee dahil nilagay mo rin ito sa kamay ng pribado. At ginawa mong mahal ang hospitalization dahil ginawa mong under private management ang mga government hospitals natin. At mali ba ang ginawa ni Pangulong Marcos sa massive irrigation at Philippine National Bank, Bank on Wheels na nabigyan ng technical support at financial support ang ating mga magsasaka. Kaya mura ang bigas noong panahon ni Pangulong Marcos. At ngayon ay sobrang mahal. At sino ang tunay na may kasalanan sa taong bayan? Yung nilagay mo sa pribado ang mga pag-aari ng ating gobyerno na patuloy na pinagkakakitaan ng mga oligarko? O nilagay mo sa kamay ng ating gobyerno ang mga proyektong ito para ang sambayan ng Pilipino ang makinabang dito? Dahil sa polisiyang ito ni Pangulong Ferdinand Marcos ay ito ang naging dahilan kung bakit umunlad ang ating bansa noong panahon niya. Nang isa sa plano niya ay pansamantala lamang ang mga OFW. Later on, ang projection ni Pangulong Marcos ay kapag naayos na ang ating industry, nako-convert na yung mga natural resources natin into finished products, ay ang dapat nating mga ine-export sa ibang bansa ay mga produkto, hindi mga tao. At yung mga OFW ay babalik na dito sa ating bansa. At tayo pa ang mag-import ng foreign labor. Kaya ang problema ay inalis siya sa pwesto at hindi na ipinagpatuloy na makakalawang grupo ang mga planong ito ni Pangulong Ferdinand Marcos. Simula noon sila na mismo ang humawak sa ating gobyerno. Biruin nyo mga tol, mahigit 110 milyon lamang tayong mga Pilipino pero hindi mabigyan ng ating gobyerno ng trabaho ang karamihan sa ating mga kababayan. Samantalang yung China ay mahigit 1.4 billion ang populasyon. Kulang pa sila sa trabador, kaya nag-i-import pa sila ng labor galing sa iba't ibang bansa dahil industrialized sila. Eh tayo, saan napunta ang industrialization natin? Kabaliktaran po ang nangyari. Winasak ng makakalibang grupo ang mga income generating projects ng ating gobyerno na ipinagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos noon. Na nakinabang sa mga proyektong ito, magpanga ngayon ay ang mga oligarko. Dahil dito ay naghirap lalo ang ating mga kababayan. Maraming nawalan ng trabaho. Naging tambay, tumaas ang mga bilihin, kuryente, gasolina, tubig, at marami pang iba na patuloy na nagdudulot ng walang katapusang kahirapan sa ating mamamayan. At dahil sa hirap ng buhay, ay karamihan sa ating mga kababayan ay sapilitan na namamasukan sa ibang bansa at iniiwan ang kanilang pamilya. At ang iba naman sa ating mga kababayan ay kumakapit sa patalim para maitawid gutom lamang ang kanilang pamilya na talagang marami nang nasira ang buhay sa ating mga kababayan dahil sa kahirapan. Na ang may gagagawan ay ang mga namumuno sa ating lipunan na patuloy na winawasak ang kinabukasan ng ating mamamayan.
at walang mangyayari sa ating bansa kung magpapatuloy ang ganitong sistema ng mga mapagsamantalang humahawak sa ating pamahalaan na walang pakialam sa kinabukasan ng ating bayan, na dapat ay magkaroon na tayo ng pagbabago at magmumula ito sa bawat Pilipino, na kailangan nating magkaisa lahat para sa tunay na pagbabago, at huwag tayong magpauto sa mga namumuno sa ating gobyerno nang alam lang ay lustayin ang pondo ng sambayanang Pilipino. Kaya mag-ingat po tayo, lalo na sa mga media na hawak ng mga oligarko na patuloy na inaaswang ang sambayanang Pilipino para mapagtakpan ang kanilang masasamang plano sa bawat Pilipino, at para hindi malugi ang kanilang mga negosyo na dating pagmamay-ari ng ating gobyerno. At para naman sa mga oligarko na patuloy na pinipigilan ang pag-unlad ng sambayan ng Pilipino, ay lagi nating tatandaan na kahit gaano kakayaman, ay iisa lang ang buhay natin at dapat natulungan ang mga nangangailangan, at huwag laging isipin ang lalong magpayaman para sa sariling interes na magiging dahilan sa pagkasira ng buhay ng karamihan, at isipin natin ang ikabubuti ng mga nakakarami, lalo na sa mga naghihirap nating mga kababayan na ang hinahangad lamang ay ang makakain ng 3 beses sa araw-araw simulat na sila isinilang. At lagi din nating tatandaan na hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan kahit kailan.